Nagawa mo na ba ito sa kamuting kahoy, guys? Gamit ang baon ng nyog? So kung hindi pa, susamahan nyo akong gagawin ito. So by the way, guys, welcome back sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-like at bago ka pa lang sa aking YouTube channel, pwede ka mag-like and subscribe. Pakipindot na din ang ating notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin 2 times a week. Hi, ito yung mga sangkap natin gagamitin, guys. Meron tayong isang perasong nyog. At ito, pinasadya ko itong paggawa nito, guys, para ito yung gagamitin natin ng paglulutuan ng ating putong balanghoy. So, meron tayong asukal, kalahating kilo. And then, meron tayong buko, nakatamtaman yung gulang para sa ating toppings na gawin nating bukayo. At meron tayong 3 kilong kamuting kahoy. So, babalatan lang natin ito, guys. Mag-ingat lang tayo dahil matulis itong ating gagamiting pangbalat. So, medyo matagal na kung hindi nakatikim nito, guys. Dahil ano, hindi medyo, matagal na talaga. Dahil 10 years old pa lang ako nang huling makakain nito. So, si mama ko kasi yung mahilig talagang magluto nito. So, ito yung pamalit kanin namin noon sa pag-umaga. So, magtimpla lang kami ng kape. Tapos, ayan, okay na. Sobrang namimiss ko to, guys, dahil wala dito eh. Wala talaga dito yung sa Olunga po. Wala akong nakikitang nagtitinda dito. So, ayan, trying hard akong gumawa nito. First time ko lang gumawa nito, guys. So, sana ay magawa natin ng maayos. Heto, guys, tapos na nating balatan ng ating kamuting kahoy. Ngayon naman ay atin ang huhugasan. Ayan, guys, tapos na nating hugasan. Ngayon naman ating punasan para ito ay matuyo. Ang purpose nito, guys, dahil madulas kasi ito pag hindi siya tuyo na gagadgarin mo. Ang mangyayari, pwedeng dumulas ito sa kamay mo at magadgad ang iyong kamay. Kaya kailangan nating punasan. Ayan, guys, tapos na nating punasan. Ngayon naman ay gagadgarin na natin ang ating kamuting kahoy. Ito yung gagawin nating gadgaran, guys, itong side na to dahil pinong-pino tong side na to. So, mag-ingat lang tayo sa paggadgad para hindi tayo madisgrasya o di kaya masugatan. Ayan, guys, tapos na natin gadgarin ang ating kamuting kahoy. Ngayon naman ay ipiprepare natin ang ating gagamiting nyog. Ito yung nyog natin, tapos ito naman yung buko na katamtaman yung gulang. Seseparate lang natin yung tubig nito, guys, dahil gagamitin natin ito mamaya pag niluluto na natin ang ating bukayo. Ayan, at dahil hindi ito na kayod dun sa binilhan ko, ako na yung kakayod. Kasi bago pa lang yung nagtitinda doon, guys. Kaya iyan, sabi ko, ako na lang ang magkayod. Ayan, mabilis lang naman ito, guys. So, hindi ko na isasali dito, guys, kung paanong lutuin yung bukayo. Isiseparate ko na lang sa pag-video, tapos i-upload ko na lang din. Kasi masyadong mahaba na yung oras natin. So, ayan, guys, tapos na natin kakayod yung ating buko. So, iseset aside muna natin at ipiprepare naman natin ang ating gagamiting na pagluto ng ating putong kamuting kahoy. Ito yung bao kanina, guys, na sinasabi ko sa inyo. So, ang dapat natin gagamitin dito is palayok. Yun yung
gamitin natin sanang steamer, kaso wala tayo nun, kaya gagawa tayo ng sarili nating steamer. Itong gilid nito guys, dahil sumisingaw ito, ay dapat nating tapalan para hindi ito sisingaw yung init ng kumukulong tubig sa gilid ng ating steamer. Ang nilalagay ko guys ay kinayod na kamuting kahoy. Ayan. So ayan guys, tapos na nating i-prepare ang ating paglutuan ng ating kamuting kahoy. So ngayon, iseset aside muna natin at pipigaan naman natin ang ating ginadgad na kamuting kahoy. Gamit ang manipis na tela. Ayan guys, sasalansan lang natin siyang maayos. Medyo mahirap tong magpiga nito guys kasi kailangan talagang tuyong-tuyo siya, as in yung wala na siyang katas. Kung ako sa inyo guys, pwede ninyong ipapiga nyo sa palengke. Pero ako kasi medyo malayo kasi yung palengke dito guys, kaya yan. ako na lang ang magpipiga. Ayan guys, ganyan yung pagpiga nito. Medyo masakit sa braso guys at parang hindi ko kakayanin to pag ako lang ang magpipiga. Ayan, yung as in wala nang tutulo na katas niya guys. Ayan, talagang pipigain mo talaga siya ng todo. Kailangan mong kumain ng marami bago ka magpiga. Kasi mauubusan ka talaga ng lakas nito kung ikaw lang. At dahil hindi ko na kinaya guys, nagtawag na akong isang magpipiga pa. Ayan, medyo malaki yung braso. Try natin. Ting pigaan. Ganito siya dapat, guys. Ayan, sobrang as in tuyong-tuyo siya. Ayan siya, 'di ba? Sin wala na talagang katas 'yan, guys, utang na loob. Ayan guys, tapos na nating pigaan lahat. Ito na siya. Ayan guys, sobrang tuyong-tuyo na siya. Ayan siya dapat. Ito yun, ganito kadami yung ating nakuhang akatas ng ating ginadgad na kamuting kahoy. Ayan guys, pagkatapos nating yan, pigaan. Ayan, anuhin naman natin. Yung pipinuhin naman natin para hindi magdidikit-dikit yung ating kamuting kahoy. Yan guys, ganyan siya dapat, as in sobrang buhaghag niya. Ayan, pagkatapos nating anuhin yan guys, pinuhin, ayan na. Ilalagay na natin yung ating kinayod na niyog. Tapos imimix lang natin to guys, ihaluin lang natin ng maayos. At pagkatapos ay mag-add tayo ng kalahating kilong asukal. Ayan guys, tapos na natin imimix. Iset aside muna natin. At yan, maglagay tayo ng tubig sa ating steamer. At ayan, pakuluin muna natin. Mama. 2,000 years later.
Ayan guys, kumukulo na ang ating tubig. Ngayon, maglagay na tayo ng ginadgad na kamuting kahoy. Ayan guys. Tapos yan, maglagay tayo ng palaman na bukayo. Tapos takpan natin ito. Ayan guys, huwag mo siyang isisiksik. Ganyan lang siya guys. Kasi pag isisiksik mo yan, matagal siyang maluto. Ayan, i-steam natin siya ng within 8 to 10 minutes. 2,000 years later. Ayan guys, after 10 minutes, ayan, check na natin kung okay na ang ating putong balanghoy. Ayan, ibabalik ta rin lang natin siya guys. Ayan. Tapos lagyan natin ng topping sa ibabaw. At pagkatapos ay takpan natin ulit siya guys. Mag-wait tayo ng 2 minutes. Pagkatapos ay hanguin na natin. 2,000 years later. So yan guys, after 2 minutes, ayan, hinahango na natin ang ating putong kamuting kahoy. So ayan na guys, super excited na akong kumain ito dahil ang tagal-tagal ko nang hindi nakakain yan guys. Alam nyo ba yon? At first time ko lang gumawa nito guys, as in nag-try lang talaga ako dahil namimiss ko talaga siya. As in nakikrave akong kumain ng putong balanghoy o kamoting kahoy na puto. Ayan guys, kung hindi pa kayo nakatry nito, try nyo guys. Ang sarap-sarap nito, talagang uulit-ulitin nyo itong gawin. So okay siya guys, gawin mo siyang pang-almusal. As in, ang bigat niya sa tiyan. Ang sarap kasi eh. Ayan guys, tapos na tayo sa recipe na to. Thank you for watching. At kung nagustuhan mo ang video na ito, pwede kang mag-like and subscribe. Pakipindot na din ang ating notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking gagawin.